So it is the goal sana po for chairman na either November or December po na ipapatupad na po yung bagong road scheme of Commonwealth Avenue. Napagkasunduan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mga grupo ng riders sa isinagawang consultation workshop noong Miyerkules ang muling paglalagay ng motorcycle lane sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Pangunahing layunin nito ang mabawasan ang bilang ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga motorsiklo sa tiniguriang Killer Highway. Batay sa datos ng MMDA noong 2021, nasa mahigit 26,000 ang mga motorsiklong naaaksidente rito. May increase in the volume of cars in our major roads, but also there's an increase in vehicular accidents, particularly among motorcycles in our major roads. And because of that, syempre, this road scheme is really the primary consideration is the road safety. Ayon sa MMDA, planong mailagay ang bagong road scheme sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa buwan ng Nobyembre. Gayunman, kinakailangan pa itong pagkasunduan ng Metro Manila Council para sa opisyal na paglalabas ng Memorandum Circular. Kailangan pa magtawag ang aming chairman ng pagpupulong kasama ng Metro Manila Council, which is composed of the mayors of the LGUs, yung mga presidents of the Vice Mayors League and other persons such as our chairman. Batay sa plano ng MMDA, yung third lane ng kahabaan ng Commonwealth Avenue yung itatalaga para sa exclusive lane ng mga motorsiklo, habang itong pangalawang linya naman ay para sa mga pampublikong sasakyan at mananatili pa rin itong pinakagilid na bahagi para sa mga nagbibisikleta, habang yung iba pang linya ay itatalaga naman para sa mga pribadong sasakyan. Samantala, hati naman ang opinyon ng ibang mga motorista ukol sa paglalagay ng eksklusibong lane para sa mga motorsiklo sa Commonwealth Avenue. Mahirap naman yung gusto nila mangyari kasi hindi natin masabi kasi minsan traffic, di ba? Hindi natin maiwasan dumaan talaga sa motor lane. Parang ano, unfair naman kung ano, kung halimbawa, sasabihin ko na ano, dapat dito motor lang, dapat dito bus lang. Pero minsan kasi talaga ano eh, halo-halo na siya, hindi natin maiwasan. Okay naman nung siguro yung ganun, para hindi rin kalat-kalat yung mga motor. Kasi pag ano, mayroon puro motor yung involved sa mga aksidente, di ba? Para at least isang way lang sila. Mas magiging mabilis pagdaloy namin sa hindi na kami pasingit-singit kung saan-saan kasi multi-lane ng motorcycle, dinadaanan din ang mga sasakyan. Para sa amin, okay na din yun kasi may sarili na kaming motor lane. Talagang para sa amin yung daanan na yun. Mas maganda po yan yung plano ng MMDA na gumawa sila ng bus lane, motor lane at saka bike lane para maiwas traffic at mas iwas aksidente po at saka mas mabilis yung daloy ng trapiko. Kapag sumang-ayon ang Metro Manila Council sa panukala, magsasagawa ng 3 araw na dry run ang MMDA upang obserbahan kung magiging epektibo ang pagtatalaga ng kaukulang lane sa mga motorsiklo at iba pang sasakyan. Paiigtingin din ang deployment ng mga traffic personnel upang tiyaking mahuhuli ang mga motoristang lalabag habang suspendido pa ang no contact apprehension policy. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.